sa negosyante, kailangan aaralin mo si Opti, kailangan i-embrace mo ang kultura ni Opti, kasi malaking tulong sa inyo. So kaya nga po tayo, di ba, umaten ka ng training. Ilan po ang turo sa inyo na a-attend ng training? 5 times ng OBP, 5 times ng ONDO, ng special training, ng IPT, and last, team building. So graduate naman po ng team building. Sino po ang hindi pa-graduate ng team building? Si ma'am? Ayan, so ang team building po, ini-encourage ko kayo na mag-team building kasi doon ang realization. Doon mo mararamdaman kung paano gawin si Opti. So yan po yung mga proseso kasi tulad yan, bago tayo naging profesional, may proseso tayong pinagdaanan. Dito rin, para tayo maging matagumpay, may proseso dapat tayong pagdaanan. So, ito yung isa sa mga dapat nating taglayin bilang isang Optimians. Ano po yung una doon? Kailangan maganda ang iyong pakikitungo, maganda ang iyong pakikisama. Taglay mo ang 100% na attitude. So, bakit? Dito pa lang sa mga letrang to, 100% eh. Na-compute nyo na po ba yan? Sa alphabet po, di ba? 100%, 100 siya. Pang ilan ang A sa alphabet? One. Di ba 1 po yan? Number 1. Ang T po, pang ilan sa alphabeto? Di ba po yan ay pang 20? Ang T, 20. Ang I po, di ba yan ay 9? Ang T po, 20. Ang U, 21. 4 at saka 5. Pag inad mo po yan, ang labas niya ay 100%. 1 plus 20, 21. Plus 20, 41. Plus 9, 50. Plus 20, 70. Plus 21, 91. Plus 4, 95. Plus 5. Diba? So dito pa lang sa letrang ito, dito pa lang sa word na ito, kailangan taglay-taglay mo ang magandang attitude. So hindi ka po yung tinatawag na acne. Ano po yung acne? Ano po yung acne? Alam ko na yan. Pag sinabi ng iyong upline, partner, attend ka ng training. Ay, alam ko naman yung ituturo ng coach. Partner, attend ka ng training. Ay, ang pangit naman ng coach na mag-speaker. Diba? May attitude kang taglay na hindi akma sa negosyo natin. So, ang daming mga milyonaryo, ang daming may mga resulta kay Opti na pinapakinggan ni Numan. Kumbaga, kahit ikaw ay presidente ng bansa, kung ang speaker ay isang high school graduate, kung yan ay talagang sabihin natin na wala masyadong pinag-aralan, kailangan natin siyang pakinggan ano man ang estado niya sa buhay. Kasi bakit? Malay mo yung experience niya, ma-share. May matutunan ka sa kanya, yung realization ng buhay, talagang marirealize mo na maswerte ka pala dahil ganyan ang estado mo, maswerte ka pala kasi hindi yun ang pagdaanan mo. So kumbaga, kapag may iba't iba tayong iba't ibang training or iba't ibang gawain ni Opti, kailangan pagdaanan mo yon. So huwag mong aalisin yung dapat mong taglayin or tanggalin ang pagiging acne mo. Ano pa? Dapat alisin mo ang tatlong I. Ano po yung tatlong I? Inis, inggit, at inip. So sa negosyo, di ba, huwag tayo dapat mainis. Mainis na yung dati, yung kaibigan mo nakuha ng iba. May nasasaktan. Tinamaan ako doon. Kasi ano yung pagkakamali mo kung bakit yung kaibigan mo, yung kakilala mo, nakuha ng iba. Kasi marami nangyayari yan sa totoo lang. Kasi may kulang pa sa'yo kaya ganun yun. Inggit. Huwag mong pag-inggitan na yung kung ano yung resulta ng iba. Ay, ano ba yan? Bakit si ganito ganyan? Tapos magkakaroon ng crowd mentality. Hihilahin mo naman siya sa kaibaba. So, di ba? So, yung inip, hindi ka magiging successful kung ikaw ay masyadong mainipin. So, di ba, sabi natin, may tamang proseso sa pag-abot ng ating tagumpay. So, yun ang kailangan nating alisin sa ating pag-uugali. So, kumbaga, ito po ay kailangan din nating maunawaan, kailangan din natin siyang i-share sa mga katulad nating Optimians kasi
kung ikaw lang nakakaalam niyan at hindi mo siya shinare sa ibang tao, sa partner mo, ano'y magiging direksyon ng kanilang pag-inegosyo? Tama po ba? So, anong sumunod dyan? Yung number two, belief. Belief system. So, sino dapat ang iyong paniwalaan? Naka-opti ka, di ba? So, naniniwala ka ba sa produkto? Yes. Dahil kayo ay testimonial naman. Living testimony kayo ng produkto. Paniwalaan ninyo ang produkto. Paniwalaan dapat ninyo ang company. Naniniwala kayo kay chairman? Yes. Kasi, pag wala si chairman, wala tayo. Anong i-offer natin yung products? Eh, dahil kay chairman nabuo ang products natin. Diba? Kaya nung pa dapat tayo maniwala? Ha? Sa upline. Naniniwala kayo sa upline ninyo? Pag sinabi ng upline ninyo na, partner, yayaman tayo kay Opti. Yes. Ano, totoo ba? Yayaman tayo yan. Totoo ba may pagyaman kay Opti? Ako nang bahala dyan. Kailangan mong paniwalaan si Opti kasi si upline kasi walang itinuturo si upline ng mali. Halimbawa, ako upline ninyo, pag tinuruan ko kayo ng tamang pamamaraan, dapat ano ninyo 'yon, kumbaga i-eternalize ninyo, gawin ninyo kasi tama, kumbaga sa tingin ninyo ay tama. Syempre, wag ninyo gagawin kung anong mali ni upline kasi syempre naman walang taong perfecto. So kung anong tama at kung ano'y nakakabuti, yan ang sundin. Kung mali, ang ganin. Okay. Kayo ka dapat maniwala pa. Naniniwala ba kayo sa mga downline ninyo? Kayo po ay may mga downlines na, tama? Yes. Kasi downline ninyo ang sarili ninyo or kung wala pa kayong downline, upline ninyo ang inyong sarili. So, paniwalaan ninyo yung mga downline ninyo. Ikaw na upline ka, huwag lang ikaw ang magaling. Diba? May mga gano'n naman na-upline, diba? Nagusto siya lang ang magaling, siya lang ang sikat, kasi pa-fame siya, kung tawagin, pa-fame siya. Kasi hindi ba naisip ng upline ninyo na kapag sikat si downline, hila ka rin. Hila ka rin. Kasi trophy mo si downline. Paniwalaan mo kung ano yung kasi, halimbawa, ikaw ay isang teacher, halimbawa, sa profession ko, may downline ako ang estudyante ko. Kailangan ko magtiwala kay estudyante ko na partner ko na kaya niya. Na kaya niya mag-present mag-isa, na kaya niyang mag-isa sa pag-share ng products kahit wala si upline. So, huwag mong kukontrahin yung ginagawa ni downline kung nakakabuti naman yan sa grupo. Okay po. Sino po ang dapat ninyong paniwalaan pa? Di ba kayo po ay magpo-crossline? Kayo po, magkaka-partner kayo, tama po ba? So, cross-line po nila, ninyo sila, magka-cross-line tayong lahat. So, ibig sabihin, ang isang cross-line, nagtutulungan yan kasi sa Opti, anong turo ni Opti? Tulungan system. Okay, walang cross-line. Pagyaman mo, pagyaman ng lahat. So, kung anong knowledge na meron ka, anong pwede mo yung maitulong sa cross-line mo, ibigay mo. Magbigayan kayo, give and take. So, huwag mong sarilinin lang. Halimbawa, si Ma'am Jonah, mega owner. Si Ma'am Jonah, hindi kayo pagbebentahan. Kasi nga, cross-line kayo. May ganun bang nangyayari? Meron. Oh, meron. Siyempre, meron yan. Sa negosyo, hindi mawawala yan. So, dahil walang cross-line, nag-i-entertain si Ma'am Jonah at si Sir Dan ng mga cross-line. So, welcome ang lahat. Okay po? So, kayo pa kayo maniniwala? Para maabot natin ang lahat na yan, kailangan mong maniwala kay God. Okay. Kay God. Kasi, hiling tayo ng hiling kay God. Tapos, pag hindi natin na-meet yung expectation, kung ano na lang, di ba, may mga gawin na sinisisa si God, bakit ganyan, ganito, ganyan. So, kailangan paniwalaan mo si Lord dahil siya lang po ang nakakaalam ng nakakabuti sa atin. So, kailangan mong maniwala din sa sarili mo. Kasi baka ikaw, nag-o-opti, totoo ba may pagyaman kay Opti? Mismong ikaw hindi naniniwala. Mismong ikaw ay hindi ka naniniwala na makakatulong ka sa tao na yayaman ka kay Opti. Kasi ang unang kalaban natin sa community,
sa pag-o-opti mismong sarili natin, hindi ang ibang tao. Tulad ng sinabi ni Ma'am na ang magpapayaman sa sarili natin ay tayo, hindi ang ibang tao. So paniwalaan mo ang sarili mo na yayaman ka. Sino pa bang maniniwala sa yung iba? Kapag nilabanan ka ng sarili mo na hindi ka yayaman kay Opti, na hindi ko kaya sa Opti, ang isip mo, susunod yan. Talagang mapapanghinahan ka. So, dapat taglayin ng bawat isa itong paniniwala na itong mga paniniwala natin or belief system natin sa pag-o-opti, makakatulong yan sa negosyo natin. Hindi porket naglabas ka ng 3988, yayaman ka agad. Hindi porket ikaw ay may downline, yayaman ka agad. Hindi. Ay, ako'y may downline na mega center, yayaman ako. Hindi po ganun yun. Diba? So, kailangan natin ng action, more action pa din. Hindi lang basta-basta ka maniniwala, kailangan mo ng action. Kasi, sabi ng iba, may tatlong bagay o kailangan gawin ng isang tao para ma-meet yung goal niya. Una, kailangan mo mag-plan. Diba? Kailangan mo design. Kailangan mo mag-decide. Ano yung gagawin mo kay Opti? Tutuloy ka ba kay Opti? Kasi belief ang ating dinidiscuss. So ipasok natin yung tatlong bagay na kailangan mong taglayin para ma-achieve mo yung goal mo. So kailangan mo muna mag-decide, ano ba talaga si Opti? Katulad ko, experience ko na lang sa akin. Sabi ng Coach Lester, bata ka pa, try mo si Opti. Tinanong kasi ako kung magkano ang sahag ko sa, kasi nasa private pa lang ko kami ni Sir Elmer that time. So talagang struggle ako sa pera, kasi nga cost of living sa Manila, ang hirap talaga. So hindi ka lalabas doon ang wala kang dalang pera. So doon ko pinag-isipan mabuti, sabi ni Coach Lester, bata ka pa, ilan ang sahag mo sa private? 12,000 of pennies ang buwan. Napapagkasya mo ba yun? Talagang hindi talaga prime. Sa Opti, nakapag-plano ka na ba? Na ilan ang kinikita mo kay Opti? Ganito ka niya. So, nag-share ako kay Upline. Si Upline tumatak sa isipan ko, si Coach Lester, kasi nga, ang word niyang sinabi sa akin, bakit hindi mo itry si Opti? Dumating ang pandemic, wala akong nakuhang benefits sa private. Wala. Wala na akong pera do. Wala na akong pera that time. Pandemic yun. Yung sahod ko, sinave ko nung April ba yun? April kami sumahod, worth of 12,000. Paano ko yun papagkasyahin? Ang lockdown sa Manila ay ano? Ang hirap sa talagang, nai-stress na pa ako, nanonood na lang ako ng movie para yung maano yung aking stress. Ang nanay ko humingi pa kasi nga, ang buong Pilipinas ay lockdown, tapos ganun pa. So that time, nag-decide ako. Mag-o-opti ako. Diyan, that time, May, dinarabaho ko si Opti. Diyan ako nakapaglabas ng motor. At diyan ako kumita. Bakit ganun si Opti? Ang tanong ko, bakit ganun si Opti, no? Napaka-amazing na. Kasi, talagang ano, down na down ang sarili ko noon. Wala akong source of income. Nagtuturo man ako, hindi man ganun kalaki. 100 per hour. Tapos may tatawad pa, mag-extend ka pa ng oras. Ang hirap. Yung profession ko ginagamit ko kung saan ano, kung anong pwede na panggamitan. Kasi advantage namin, yung aming utak na kaya niyang gawin lahat. And then, nagplano ako. Ano ang gagawin ko sa grupo ko? Kinip ko yung grupo ko. Nag-attend ako ng training kasi hindi naman pwede mag-training ng ano nun, ng offline training. May 4 a.m. na tinatawag tayo. Gigising ka ng 8 a.m. para mag-training. Antok na antok ka pa, pero kailangan mo. So nagplano ako, nag-goal setting ako sa grupo ko. Doon lumaki ang aking grupo. So, and then, dahil ako yung nag-decide na, nag-plan, ginawa ko siyang in-actional part. Hindi man ganon kalaki ang aking income, hindi man ganon kalaki ang aking grupo, pero tumuloy ako. Paunti-unti nakakabangon. Pinipilit kong bumangon.
kasi may pinanghuhugutan tayo. May kanya-kanyang tayong deepest why, di ba? Iba ang iba yung pinanghuhugutan mo sa pinanghuhugutan ko. Pero iisa lang ang gusto nating makuha. Iisa lang ang ating pinanghuhugutan. Sa pamilya, kung may edad na, sa mga anak man lang, may maiwan man lang. Di ba? And then, bali apat yun eh, sinama ko yung aking paniniwala sa lahat ng yan. Na, ako ay naroon spelling na belief. Basta belief, pinaniwalaan ko na lang lahat yan. Ganyan ang proseso ko. Sabi ng iba, uy, mayaman na si Sister Albert. Meron tayo, pero hindi ninyo alam. Kasi ang daling umutang, lulukohin ka ng mga barkada mo, ng ano mo na mag-post ka sa Facebook na may pera ka, payout ka. Kaya ngayon, magaling na ako mag-post na payout. Kasi naano ko yan, sabi, pagkakapost ko ng payout, may mag-chat, uy, baka naman, ganyan-ganyan, pandemic, utang-utang. Eh, yun yung pinaghirapan ko na, kumbaga ay, ma-feel mo man lang na may, ano, kumbaga, kailangan mo siya. Pero ang word na, hey, Sir Albert, ang galing mamuta, Sir Albert, pautag naman yan. Noong time na yun, hindi na ako nag-post ng payout. Wala namang pumunta, sabihin nila. Pero hindi nila kasi alam yung pinagdadaanan natin bilang opinions. May pera tayo, oh, pero hindi natin yan kinuha ng gano'n. Hindi natin tinahin. Pinaghirapan natin. So, ganun po tayo. So, kailangan matatag lang tayo. Okay po? Okay, next. O, diba? Number 3. O, burahin ko na po. Naisulat ko. O, burahin natin. Alkohol ang kailangan. Wala pa din. May basa. May basa. Ay, oo. Natutuyo eh. Natutuyo. Ayan. Okay, isa sa second time. Alamin ka naman sa rabo. Ano nangyari? Burahin ko na lahat para maganda sulat. Maganda rin yung isa kay Sir ano yun? Kay Coach A yun. Inaiwan. Inaiwan po. Tawagin ka na lang ako. Okay. So, di ba ang una dyan ay, anong una natin yan? Attitude. Isasulat ko po ulit ha. Number 2 dyan ay belief. Actually, hanggang Z tayo. Ang sunod ay commitment. Okay. Pagkatapos ng belief, kailangan mo ng commitment. Subukan mong gawin si Opti. Gagawin ko si Opti whatever it takes. Kailangan, ginagawa mo si Opti dahil gusto mo, dahil makakatulong siya sa'yo. Gawin mo si Opti whatever it takes. Word ni Coach Lester, yan ko napapanggan ninyo. Patay kung patay. Pero hindi naman siya literal. Napatay kung patay. Ibig sabihin, umulan man umaraw yan, gagawin yan. May bagyo man yan, gagawin yan hanggat kaya, gagawin. So, kailangan committed ka sa sarili mo, committed ka sa mga ginagawa mo. Tulad namin, full-time tayo, sir, ma'am. Meron lang dito na hindi full-time opti, pero full-time attitude ang ginagawa. So, maganda po yon. Kami, bilang talagang full-time na kay Opti, kailangan, halimbawa, from Paranaque kami, sinabihan ako ni Coach Maricris na, Coach Albert, doon ka mag-training sa Batan. Kasi simultaneous po ang ginagawa natin all over the Philippines po ito ha. So, kaya yung mga nakita niyo po sa ano. Sabi ni Ma Maricris, doon ka sa Bataan. So, dahil may commitment ako na gagawin ko si Opti, gagawin ko siya. Hindi ko pinahintihan yung sinabi niya. Yes, apply. Kumbaga, so gawin mo si Opti hindi lang sa gusto mo lang siya dahil nahiya ka kay Upline. May mga ganun eh, na ginagawa mo si Opti kasi nahiya ka kay Upline. Naroon si Upline na kaya pa kapag hindi ako pumunta for compliance lang, kumbaga. So gawin mo siya na may puso.
Okay. So number 4 dyan, letter D. Anong letter D? May idea po? Direction. Ha? Direction? Discouragement. Okay. So sino po ang nakakaranas ng rejections? Lahat. Mahirap po si Opti, mahirap. Si Sir, hindi yan may nahihirapan. Oh, hindi kasi networker na si Sir, kaya hindi na ni. Kami ako po kasi ay ano, talagang wala akong idea sa MLM. Ako po ay first time ko dito sa larangan ng networking industry. So medyo talagang humahanga ako at talagang sabi ko ang gagaling ng mga coaches na talagang biyasa kung tawagin expert na sa ganitong larangan. Dito sa encouragement, huwag nyo pong huwag kayo magpatalo sa mga dream stealer. Kasi gawin natin vitamina mga tao diyan sa labas na negative sa atin na hindi natin kaya si Opti na walang mangyayari diyan kay Opti. Mga ganung scenario sa labas, nakaka-encounter na ba? Mayaman ka na ba kay Opti? O hindi pa naman, di ba? Huwag pa nga ipagpatuloy yan. Ilang taon ka lang dyan. May mga ganyan. O bakit wala pang nangyayari sa iyo kung sabi mo may pagyaman dyan, pero ilang taon ka na dyan, ganyan pa rin ang estado mo. So kung papakinggan mo yung mga ganong tao, tunaw ka, lusaw ka, hindi ka na makakapag-opti. Kasi pinapakinggan mo sila. Kung baga, huwag nating pakinggan anuman ang negative na sinasabi ng ating kapwa dahil hindi sila ang daan para sa pag-abot ng ating pangarap. Sila ay bitamina, gawin natin bitamina para gawin natin si Opti. Patunayan natin sa kanila na mali ang kanilang hinala at mali ang kanilang sinasabi. Kasi kapag nagpadaig ka sa kanila, talo ka. Talo ka. Yun po yung ginagawa ko. Ako, sa akin, personally talaga, kapag sabi ko, gagawin ko si Opti, kasi, di ba, teacher, kapag 5 years ka nang hindi nagturo, hindi mo in-exercise ang iyong pagiging teacher, kukuha ka ng unit para sa refresher. Kumbaga, ako po ay 2 taon na hindi na nagtuturo. So, 3 taon na lang pag ako. Sabi ko, 3 taon na lang talaga. Pero sabi ko, kaya ko. Pinapanindigan ko na kaya ko kasi sabi ng mga kaklase ko ng ibang tao na sayang naman yung pagiging ano mo professional mo mag-ano ka na magpunta dito kay sa pagtuturo kasi ang daming benefits kaya ganyan. Pero sabi ko pinanindigan ko sa kanila na gagawin ko si Opti, susubukan ko si Opti, walang mawawala kung susubukan ko si Opti. Kasi ang mindset ko po kasi pag nagano kasi ako ay nagmuni-muni kapag ako po ay nasa teaching hati yung mata ko. Hindi nga siya hati eh. Hindi mo siya masabing 50-50. Merong isang trabaho na bibigyan mo ng malaking porsyento. Tama, di ba? Hindi naman sinasabi 50-50 yung anong hindi. May malaki dyan. So, sa akin, kapag nagturo ako, may mangingibago pa rin, which is yung teaching. Bakit po? Kasi po, 8 hours dyan or may overtime pa, mag-check pa. Si Opti, yung freedom ko, na pumunta ako kahit saan, mag-usap ako ng kahit sino, nang walang kumukontra ang oras. Nagkaroon ako ng time freedom. So, ginagawa ko dahil hindi ako nagpadaig sa kanila. Sa mga ano, kung ako man ay may rejection, di ba sa pagdaan pa lang ng gym, lagi natin inami yan, na-experience, pag parang hindi ka pinarangan. Di ba yung may rejection ko, nasaktan ka ba? Ay! Nakakainis naman yan. Dali-dali naman. Bakit hindi ba ako pinarahan? Doon pa lang, nakaranas na tayo ng rejection. Eh, dapat masanay na tayo. Di ba? Paano yung, kayo, dumaan naman sa pagkabinata. May nanligaw. Kung mga lalaki, may nanligaw. Na-reject ka ng girlfriend mo. Rejection, masakit. Pero tumuloy ka pa rin sa paghahanap ng dawan mo. O nahanap yung dawan. O di ba, paano sa pag-opti lang yan? So, kailangan tuloy-tuloy para mahanap mo yung tamang tao. Kasi, sabi nila, at paniniwala ko din na hindi mo mahanap ang iyong business partner kapag hindi ka naging tamang tao. Naniniwala kayo. Dapat gawin mo muna ang tamang tao yung sarili mo para makuha mo yung tamang tao para sa iyo. Yes. Na-gets ko yung point mo. Kasi kung hindi ka leader, hindi ka makakahanap ng leader. Yun po ang katotohanan nun. Gawin nating tamang tao yung sarili muna natin. Kailangan
maitamak muna sa sarili. Kasi baka kayo'y, yung iba, hataw-hataw, tayo, hataw-tulog. Kumbaga, umaasa na lang sa mga partner natin sa ilalim na, ay, mga hataw naman sila. So, huwag natin gagawin yan. Okay, number 5. Okay, matatapos na tayo. Letter? E. Letter E. Encouragement. So kailangan mo kasi ng motivation sa sarili mo. Kasi hindi gawin mong 'di ba may self motivation naman tayong ginagawa. So iba pa rin yung kumakausap ka ng mga may resulta. Sobrang laki ng impact nun. Wag mong depende kung sino-sino lang yung, kung halimbawa, si sir lang ang kausap ko araw-araw, hindi ako dumidepende sa isang resultado. Paano ako makakuha ng ibang strategy kung hindi ko papakinggan yung iba? So, kumbaga kayo po, magkaka-team kayo, halimbawa, si Ma'am Jo na may team din. So, ibig sabihin, humingi tayo ng ibang motivation or inspirational talk or words or strategy sa ibang grupo. Kasi kung kayo-kayo lang, edi, maano lang yan, iikot lang yung strategy nyo. Eh, may mas magandang strategy nyo yung ibang. So, mas ano tayo. Kumbaga, i-ano natin, yakapi natin kung ano yung magagandang sinasabi ng ating mga crossline, uplines, at yung mga may mga resulta. Okay, number 6. Follower. Tama ba? Focus tayo. Wala pala. Wala. Nilagyan ko ako ng... Okay. Yung blue, sir, maganda rin. Focus. Ibig sabihin, sino po yung naka-ano dito? Ayun, tulad ng sinabi ko, full-time, naka-focus ka sa ginagawa mo. Okay? Focus. Ano po bang ibig sabihin nitong focus na yan? F, follow, one, sulat natin ha, para at least ano. Okay. Focus. May ibig sabihin kasi yan, mami. Follow, one, course, until, success. Follow one course until success. Paano kayo kayo ganyan-ganyan? Chu-chu-chu-chu-chu-chu. Patalon, talon. Ay, maganda si Opti. O, ginawa mo si Opti. May dumating na ibang networking. Bago, binuang ka ng ano mo, kakilala mo doon. Lumipat ka doon, eh hindi mo pa nga nakikita si Opti na maganda talaga, na hindi ka pa nga nakaresulta dyan, dumalat ka sa iba. Kumbaga, hindi mo inisip na gawin mo muna si Opti, subukan mo muna si Opti, na kung talagang okay siya sa'yo, bago mo sana ginawa yun. Eh paano kung, di ba yung ano, yung naguhukay, nakikita ninyo sa Facebook, naguhukay ng ginto. Ang lapit-lapit na. Isang dukal na lang, ginto na. Sinukuan mo. Sinukuan mo. Umano ka na, lumihis ka na ng direksyon, naghanap ka na naman. So, ibig sabihin ko, nag-focus ka doon, sa butas na yon, kuha mo na sana. Success mo na sana yon. Ganon din po kayo, okay? Focus lang tayo kayo. Kung kayo po ay nag-share ng product, tuloy-tuloy ang pag-share. Kasi, ang sarap mag-share ng produkto kapag ikaw ay resultado, kapag ikaw ay testimonial ng product, kasi sa iyo pa lang, paano kung yung kapitbahay mo, nalaman ka na may sakit, tapos natulungan ka o pinakwento mo. Sasali ba yung, ano, yung kapitbahay mo na alam na may sakit na natulungan ka o diba? Sasali sila. So, and then, kapag kayo ay may mga products, tapos hindi ka naka-focus sa product ng isang kumpanya, may iba ka pa, malilito yung consumer. Herbal, halimbawa, ayaw kong magbanggit ng pangalan ng ibang company. Ito ay Spirulina. Ito ay Opti. Tapos yung Spirulina company na yun, merong iba't ibang products. Tapos may Opti kang ino-offer, hindi ka nakapokus sa isa. So malilito, alin ang bibili ng tao. So kailangan kasi may direction din tayo.
So isa sa mga naka-angkla sa focus item. Okay. Next. Number 7. O, may naunawaan naman po. Okay. 7. O, letra na tayo. G. O, hanggang Z po tayo. A, G. Ilan na lang. Hanggang Z po tayo. Ha? Okay. Yan po ay? Goal setting. Okay. Goal setting. Sino pang gumagawa niya? Goal setting. Maliban sa goal set na binibigay sa atin para lumaki ang grupo, hindi lang siya nakafocus doon. Ibig sabihin ng goal setting, ano ba yung gusto mong maabot sa pag-o-opti? Ito ba ay short term or long term? 3 years from now, ano yung gusto mong makuha? Gusto mo bang magkaroon ng bahay? O house and lot? Ng kotse? Kailangan kasi dito sa goal setting, gamitin mo yung smart word na smart ko. Hindi siya gloom. Smart siya. Kailangan kasi malinaw sa iyo yung ginagawa mo. May layunin ka sa buhay mo, sa pag-o-opti mo. Ano po yung S? O, teachers, ano po yung S? Kailangan specific. Okay. Specific, ibig sabihin kung gusto mo ng from this month to the next month, kailangan mong kumita ng 30,000. Oh, specific, di ba? Kailangan sa isang taon makakuha ako ng kotse, ng bahay at lupa. Pero dapat yan ay nakadepende sa kilos mo. M. Ano po yung M? Measurable. Kung alam mo niya na hindi siya makukuha ng isang bagsak lang. Okay? So, long term or short term ang gagawin mo dyan. Ano yung A? Attainable or achievable? Siya ba ay makukuha mo talaga? R, realistic. Kapanipaniwala ko ba yun? Yung goal mo na yun? Baka naman yung gusto ko makapunta ng Mars sa next year. Pumunta ka ng Mars. So, hindi ka man realistic yun. And then, time bound or timely. So, kailangan meron kang duration of time. Hanggang kailan mo siya makukuha. So, kailangan nakaset po yan sa inyo. Maliban dito sa goal setting na binibigay ng upline, si ma'am po ay nag-goal set. Tama, ma'am? Sa grupo mo, ma'am? Ikaw, sir? Okay. Di ba? Goal hitter ka po? Goal hitter ka? Sino pang goal hitter ng ano natin? Grabe. Di ba, ma'am, ang ganda sa pakiramdam na makakuha ka, ma-hit mo yung goal na goal set sa inang apply. May power. Pagbibigay ko lang. Abo, talagang, okay. Be proud, di ba? Limang silver yan, panigurado. Sambo ba yan? Okay, yan po ay makakatulong, kung kayo po yung nag-goal set, kakatulong po yan kasi may reward ka na, may check-in ka pa, may grupo ka pa. Fortuner ka pa. O, di ba? Fortuner ka sa claim it. O, di ba? Claim it. So, napakaganda. Baka naman, sino pang walang ticket dito? Baka naman si ma'am, ang ano, wala kang ticket. Wala ka pa. Apply! Apply na. Oh, okay, okay. So, ayun po yung ating ano. Kumbaga, apply. Bumili ka na, apply. Okay, at yan po ay malapit na nating makuha. So, ibig sabihin, ito po yung dapat taglayin bilang isang opinions. Huwag na huwag po kayong lilihis kung ano po yung sa tama. Gawin natin ang tama, gawin natin ang nakakabuti. Dahil balang araw po, hindi lang naman po ako, kami, ang papalakpakan ninyo as a speaker. Kayo rin po ay tatayo dito at papalakpakan kayo ng mga opinions. Ako po, personally din. Sabi ko, balang araw, i-claim mo yan, balang araw, papakinggan ako ng iba't ibang tao ng mga opinions. Sinabi ko po yan. Sinabi ko po yun nasa PICC na balang araw, di ba nag-awa rin doon, aakyat ako sa speech niya. Hindi man doon totally sa stage na yun ako umakit sa ibang stage. At least, pinalakpakan ko ako. Yun po ay time ng rookie ako. So, ganun po yung aking, kiniklaim ko yung sarili ko na kapag ako'y tumuloy pala at nakitaan, tayo kasi may kanya-kanyang potential tayo talaga sa pananalita.
nakikita yan ng ating mga kasamahan, ng ating mga uplines. Malay natin, yung potential natin, may share din natin sa ibang tao. Tulad po ng mga speakers na pinapadala sa iba't ibang lugar ng kumpanya po. Okay, ng mga uplines natin. Okay, may natutunan po dito. Okay. At lastly, ito po. Yung number 8 dyan, kailangan po ay magkaroon tayo ng hindi mawala sa inyo ang basic skills na ginagawa ng Optimians. Ano po yung basic skills na yon? Yan po ay may lima. Bilang Optimians, meron po ba kayo neto? Prospecting. Kayo po ay namo-prospect? Sino po ang may prospect list na 100? 100 na ma, 100. Sobra Natap. Pa. Oh, sobra pa! Oh, diba? Parang power na power ka. Okay. Kailangan, taglayin mo yung pamumrospect mo para may direction ka. Kasi, yung nangyayari kasi sa ibang team, na kapag naisipan lang niya na puntahan yung tao na yun, saka lang nila pupuntahan. Tama? Nararanasan? Why not gumawa ka ng calendar of activity? Si Pedro ay pupuntahan ko. Nakalista na si Pedro. Si Maria, si Marites, si Marisol, si Tina, tinatraigor ka, si Marites, ganyan. Basta, naglista kayo ng 100. Tapos, nilagay niya sa calendar of activity. Puntahan ko yun ng Monday. Walang pasok. Sa Tuesday, puntahan ko yan. O, bakan ko sa Gingon. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng direction. Unang-una, yan po yung isa sa mga effective na ginagawa ng mga mayaman, mga milyonaryo. Okay? Ang pamumrospect. Number two, andyan ay ang invite. Pag may prospect ka, kung pupuntahan mo yan, pwede mo naman siyang i-invite sa office dito sa Mega Center. Kung malapit lang naman po dito sa Mega Center, bakit hindi po ninyo gawin dito? Bakit? Para naka-centralize kayo, para alam nila na visible ang office ni Opti. Kasi magtatanong yan, saan ba ang opisina ninyo? Ano bang itsura ng opisina ninyo? Saan ba may opisina kayo? Kapag kayo po ay may mga invites, much better na dalhin ninyo sa Mega. Para may activity po ang Mega din. Okay, kapag may invite ka, kailangan siya ay presentan mo. Present the products, present the business. Nakadepende kasi sa tao, dalawang uri ng nakikinig. User, or gagamit lang siya ng product, or business-minded. Kasi kung, siyempre, ako po, ang aking ginagawa, kapag ikaw ay more on products lang, gusto mo ng products muna. Pero kapag nakitaan kita ng potential sa negosyo, kasama natin ang negosyo. Baka naman kailangan nyo ng product, kung plan ang inyong diniskas. So, mali naman yun. O diba, walang sumasali sa atin na hindi nakakatry ng product, tama? Lahat sila nakatry ng product. Okay, number 4, kailangan mo siya na mag-close deal. Close deal. Kailangan ko, sasali ka po ba? Maganda po ba yung presentation? Tanungin mo siya. Kung nakainin na siya ng opti, tanungin mo siya. Kailangan yung invite mo, kapag napresentan mo, ma-close deal mo, mag-pay it. Para mag-member or mag-pay it sa inyo. Okay? Ang ginagamit ko po sa close deal power of touch. Tapos, ayun, inaano ko siya sa sakit dahil nasa herbal tayo. Inaano ko siya sa sakit na kapag nagkasakit tayo, mahirap sa plano sa panahon ngayon. Parang ima-mindsetting mo na. Closely. And of course, kapag napasali mo yan, baka kulang ka nito. Sino ang kulang dito? Follow-up. Baka napasali niyo po yan, hindi niyo nang tinawagan, hindi niyo nang pinuntahan, nakatingin lang kayo sa 750. Uy, magbutihin yan, 750. Ganun po ba? Natawas ni ma'am. Ganun po ba na kapag kayo may kausap, ay nakatingin lang kayo sa 750 na pera niyan? Oh, pangalawang bangga ko yan. Kailangan mag... Yung mindset mo ay nakatingin lang sa pera. Pero hindi mo tiningnan na possible at makakatulong ang ating product sa kanya.
And then, it yun nga po, yung follow-up, tawagan mo siya pagka-uwi niya naman. Halimbawa, sa Mega Center Bataan. So, dito mo siya napa-close deal, nag-member. Talungin mo siya, naka-uwi ka na po ba, ma'am, sir? Okay, kamustahin mo siya. The next day, okay morning, ma'am, kamusta po? Ganun po ang pagpa-follow-up. Or, bisitahin niyo siya sa bahay. Napaka-effective po niyan. Yung mga burnout natin, mga business partners, bisitahin natin, baka naman kasi hindi natin nabibisitahan. Ano po? So, baka sa kanila, sa kanya lang, or sa mga member natin na burnout, pag nabuhay sila, doon ang ating arantada ng network natin. Tama po? Yes. Parang seryoso po naman kayo. Malapit na malapit ang matapos. Okay. Last one. Last one? Kaya na yung last one na to. Okay. I-emphasize ko lang. Okay, nasulat na po ba ito? Nasulat na? Oo. Yes. Okay. Kayo ulit. Isa daw. Kailangan ko nilang basahan power. Ayan, mas maganda itong basahan na ito. Yan, diin-diin lang. Diin-diin lang. Ipakita si Mang Sana sa YouTube. Punas girl. Punas girl. Grabe naman, punas girl daw sa akin. Okay. Ito. Okay lang, thank you po ma'am. Why opti? Diba kanina, pinagsalita ko po kayo para ma-experience ninyo na kaharap kami dahil magiging kayo pa'y future na coach at coach na rin kayo para masanay tayo. Tinanong ko bakit kayo nag-opti at narinig ko kung bakit. Ano yung dahilan? At may malalim kayong dahilan. Okay. Pero, sa networking industry, bakit opti? Kasi pinag-uusapan natin dito ay networking. Bakit networking? Kasi sa networking, wala kang boss. Hawak mo ang oras mo, kung saan ka mong pumunta, kung sino man ang pwede, hindi ka didiktahan ng iyong boss. Ikaw ang boss sa sarili mong negosyo. Tama? Magkakaroon ka dito na hindi lang income, kundi extra ordinary income. Okay, ayan niya, sinasabi ko, time freedom. At sa networking po, sa negosyong ito, andyan ang leverage. Ano po sa Tagalog ang leverage? Pagpaparami. So kapag nagparami ka, gamitin mo ang oras mo, ang sarili mo, sa pamamagitan ng ibang tao. Pero hindi ka boss. Mga partners mo sila. Tama po, hindi mo sila utusan. Huwag mong ipakita sa mga partners mo na utusan sila. Pa-deliver ng product dito, utusan mo sila. Ay, baliktad na ba yung sayo? Apply na! My God! Sasabihin ko naman sana, sir, yun na naman mo ako. Siyempre, sino nakaranas sa inyo noon? Lahat naman tayo yata, di ba? Lahat naman tayo naka-upline. Pa-deliver ako ng product dito. Nagagalit pa yun. Ano oras upline darating? Kahit crossline, manguutos yan. Pero okay lang naman yun, tulong. Pero huwag naman. Grabe naman. Talaga. Mapapasalita ka lang ng grabe power. Di ba? So, ganun ang scenario natin. Upline ka na taga-deliver. Pero huwag naman natin gawin yun. So, leverage, gamitin natin ang oras natin sa pamamagitan nila. Kasi, sa pamamagitan nila, sabay-sabay tayong angat. Okay, yun po ang kagandahan sa networking. Pero, kung ipukumpara natin yan sa empleyado, o, kinumpara ko na ha, hindi tayo against sa pagiging empleyado dahil andyan naman tayo, nakaranas naman tayo, dito, merong boss. With boss. Boss na basawan. So meron, uutusan ka ng boss mo, kahit pagtimpla ng kape, uutusan ka, pagpili ng tinapay, uutusan ka, wala kang magagawa, boss mo yan eh. Ano pa? Sa empleyado, naka-fixed income tayo.
Tama, naka-fixed income tayo. May tataas lang yan kung ipopromote. Pero konti lang naman yata ang diferensya, hindi ko sure. Pero konti, ano, bakit naman, pero konti lang naman ang diferensya. Kung ano. Okay. Dito, di ba, wala kang, ito pala kulang ng eh. Wala kang time freedom dito. Wala kang financial freedom dito sa pagiging empleyado. Dito, walang leverage. Sino ang pinapayaman mo dito? Boss. Sino ang pinapayaman mo sa networking? Sarili. Gawin mo si Opti ng 3 to 5 years ang duration, magiging milyonaryo ka? Dito, bago ka maging milyonaryo, aabot ka muna ng 65, mag-retired ka. Busabos ka. Wala na masasakit na lahat. Bakit po tumatawa? O, dito, milyonaryo ka na, gawin natin 3 to 5 years. O, sige, pag naka-stay ka sa empleyado, pag 65 o 60 sabihin natin, ay, ikaw ay gusto mag-ano, gusto ka mag-bumili ng sasakyan dahil wala kang paggamitan ng milyon, at makakapag-drive ka na eh, may arthritis ka. Ah, diba? So yun po ang pagkakaiba ng networking sa pagiging empleyado. So matagal yung duration ng time para makuha natin ang milyon. Dito, madali lang. Madali lang kung tatrabawin. Paano kung paniniwalaan mo lang, sige nga, 3 to 5 years, tinignan mo lang, naku, isang taon, dalawang taon. Wala ka namang ginago. Naka 5 years na ako, bakit hindi pa rin ako mayaman? Anong ginawa mo? O, di ba wala? So, ganun po yun. Ganun ang scenario natin. So, ang networking sa iba ay sabi gawain ng mga tama. Totoo kaya? Hindi. Mahirap po eh. O, di ba? Ang networking po ay hindi para lang sa mayaman, hindi para lang sa walang pera, sa mahirap, sa may ngipin. Ito ay pwede sa lahat. Pwedeng-pwede at open ito sa lahat. Dito nga kung walang requirements. Dito, ang dami pang requirements. Gagawin ka ng resume. Magpapasa ka ng kung ano, NBI, police clear, ay, Diyos ko, anong dami pa, gastos. Ay, dito, anong kong requirements? 3, 9, 8. O, diba? Lifetime na. Trabahuin mo, million ang kilitahan. Ganun po kaganda si Opti. Ngayon, pinapaunawa lang natin at ipaunawa naman po natin sa mga business partners natin na ganun si Opti. Kung ano po, kung nadadown na sila sa ano nila, kasi ako po ay may business partner talaga na gusto nang bumitaw, nagsabi sa akin, pero alam nyo po ang ginagawa ko heart to heart. Talagang naroon yung iyakan, naroon yung panghihinayang, pero talagang ano, may problema, may personal problem sila na hindi masolusyonan. Pero ginagawa natin ang best natin bilang upline para hindi sila bumitaw kasi sayang yung kanilang nasimulan. Sana ganun din po kayo as upline. So hindi nyo lang dapat siya pinasali lang. Kailangan tratuhin mo sila bilang pamilya. Bigyan mo sila ng concern. Na wag lang puro, ay kikita ako dyan. Tutulungan ko siya dahil kikita ako, hindi po. Hindi ganun ang puso ng opinions. Yakapin natin ang kultura na binigay ng company. Kasi sobrang ganda siya. At, di ba, pag nagtitraining tayo, nababago yung attitude natin, nababago yung takbo ng ating pag-iisip. Kasi, yan po ang naramdaman ko. Hindi makapag-select kasi sir din, dati, ngayon, dahil nag-copy siya. Hindi ibig ko sabihin, hindi siya literal. Ayaw po niyang humarap sa maraming tao. Kasi mangyayin pong tao. Pero, dahil sa pag-training niya, nakakaharap siya, nakakapagsalita siya sa maraming tao. Ang galing po. Ang galing pa. Eh ano po yung kanyang OFW po siya? Sino ang kaharap niya? High profile. O diba? Hindi niya iniisip na ganun. Pero ang laki ng pagbabago sa ating pag-uugal, sa ating behavior. Kaya sana po ipagpatuloy natin yung ating magandang nasimulan. Ano man ang profession natin, advantage natin yan. Kasi tulad ng sinabi ni Sir, may tatlong income siya, maganda siya talaga. And kapag kayo ay na-touch na na mag-focus tulad ng sa characteristic natin, yan ay yung senyales. Kasi malay mo, di ba? Mawala ka sa pagiging stress sa buhay. Di ba? Babata ka pa. Stress-free. So ayun po, at sana po ay may naibahagi po ako sa inyo.
na kaunting kaalaman sa araw na to. And Albert Quijano po, thank you po talaga sa inyo. Kasi po, ilang kayo lang po, 2, 4, 6, actually, pang 7 si ma'am. Salamat po ng marami kasi pinakinggan nyo po yung ganang akin. At malaking tulong din naman po yan kung i-share din naman po natin sa mga partners natin. And sana po magkaroon dito na kahit lockdown, eh nagagawa tayo mga opinions, nagagawa naman natin ng paraan. May ano tayo sa munisipyo, huwag mo natin kasi joke lang yun, sir. Kumbaga, kung kaya natin na gumawa ng activity dito sa Bataan, kasi grupo naman nyo po yun. Gamitin ninyo ang pasilidad na ito dahil ito ay free na ginagamit. Pumunta kayo ng ano, ng ibang ano, may bayad ka. Dito free, gamitin niyo lang ito. Kasi ang ano po ng Spartans o ng Extreme, maging busy ang Mega Center. Yun po talaga ano. So magkaroon ng activity, pasaway man tayo, pero sumusunod naman tayo sa protocol. Naka-face mask po kami. Ay, sila, ako lang po kasi mahirapan tayo magsalita. So yun po, and picture tayo para at least may report natin. Thank you very much po, my pleasure in here. Thank you. Picture tayo sa Elmer. Dito na lang tayo sa ano.